one that never lets me sleep. Ano man sabihin sa atin ng iba, ikaw'y akin, ako'y sa'yo. Our hearts beat to the city. You're the one that never lets me sleep. Ano man sabihin. Most expensive gift you've given. My time also. We don't have much time now, so we have to visit for a vacation. He's gonna come back here next year. Yeah. So I'll make time for it. Hello, Kathden fans! Kamusta po kayo? Nakapanood na ba kayo ng Hello Love Again, mga kasombreros? And yung schedule pala ha, ng mga pagpapalabas sa Cine Abroad, abang-abang din po kayo mga kasombreros kasi kapag nagde-drop ang Star Cinema, ay rekta ko ditong ina-announce din po mga kasombreros. Ayun, so unang item po natin, napaka-lalim mga kasombreros. Ito yung sasabi natin na si Ma'am Catherine ay pinapahalaga niya talaga yung oras. Kasi di ba yung interview niya sa kay Tito Boy Abunda mga kasombreros, kung ano yung pinaka-expensive na pwede niya maibigay na regalo sa tao, and time. And napag-connect ng mga Kathdenatics mga kasombreros yung kanyang sinabi dito sa kanyang interview mga kasombreros sa LA na kapag pa, kasi di ba magbabakasyon si Papsa Alden next year. So alam ni attorney ang schedule ni Pops Alden, ni Pambansang Tisoy at Box Office King next year. So alam nyo na kung bakit, no? Yung mga taong to. So sabi niya, wala siyang time pero gagawa siya ng time. So, sabi niya dito, I'll make time for it. Kasi nga magkakaroon ng bakasyon ang kanyang pambansang bay mga sorry po. So yun na, talagang malalim ito mga kasombreros kasi napaka-precious, kaya sasabi natin na precious talaga ang oras kasi hindi mo maibabalik ang oras. Let's say, hihinto ako ng 3 seconds ngayon sa pagsasalita. So yung 3 seconds na yun mga kasombreros, hindi ko na yun maibabalik. Yung pera, pwede mong ma-earn ulit eh. Kunwari, nawala sa iyo ang 200, 100. So pwede mong ma-earn ulit yun mga kasombreros. Pero yung oras, hindi po. That is why time is precious talaga mga kasombreros. Next item natin mga kasombreros, no? Abang-abang tayo dito sa sagot ni Sir Alden sa kay Sir MJ Felipe. Kung napanood niyo yung nakaraang vlogs natin na hanging, kasi tinanong si Pops Alden dito kung ano yung laman ng puso niya. Kasi dati diba si Mama Mary daw, sabi niya. Tapos sabi niya dito, no, sa last vlog natin, babalikan na lang yung sagot niya mga kasombreros. So alam niyo na. So excited tayo kung sino ano. Sabi ni Sir MJ Felipe sa post niya, "Hi attorney and client, malapit na po ang due date ng bayaran ng utang." Maniningil na po ako. Salamat. Tuloy ang kulit nito ni Sir MJ Felipe mga kasombreros. And then ito, no, sobrang nakukulitan ako dito mga kasombreros sa accent talaga, sa American accent ng dalawang to. Naku, talagang pambato talaga sila mga kasombreros. So, kahit mapa-Hollywood, mapa-local mga kasombreros, talagang kapag walang itula kabigin, talagang palaban si na Pops Alden at saka si Attorney Catherine mga kasombreros. Kasi yung Amerikanong accent ni Pops Alden, kasi siya ay descendant ng isang Amerikanong lahi mga kasombreros. Yung lolo niya is Amerikano, kaya Fulkerson ang kanilang apelido mga kasombreros. Talagang lumalabas ang pagiging yung American accent ni Sir Alden mga kasombreros. Ako, papakinggan natin mamaya. Ma-amaze kayo. And then si sorry po. Nakita ko talaga dito si Queen Catherine, si attorney. Talaga nakatutok siya kay Pops Alden habang nagsasalita kasi siguro na-amaze din siya tapos sa lalim. Sorry po. Hindi ko na napipigilan ang sarili sa ano. Sa pag ano si Queen Catherine talagang ano tawag dito, nakatutok siya. So, na-amaze siya sa ano talaga niya Pops Alden mga sa accent. Tapos sa the way he talks and the way he speaks mga kasombreros. Ang ganda rin ng ayos ni Ma'am Catherine dito mga kasombreros, no? Para siyang si Angelina Jolie dati. So yun, no? Talagang mamaya papakinggan natin mga kasombreros ang accent ng dalawang ito. And talagang
dito masasabi mga Smurfs na everything is possible with God. Kasi mga taong to talagang may mabubuting puso mga Smurfs. And marami ang nagtatanong, so sana hindi natin i-compare si Sir DJ. Huwag na natin i-compare na kasi dati daw sobrang dami ng ano, sobrang dami ng movies ng Katniel. Pero hindi nagkaroon ng ganito mga opportunities like mga international awards, international recognitions, international screenings mga kasombreros, no? So yun, na talagang ano, ngayon talaga nakita mo yung pagpapala, no? We're not, kung pa putting down si Sir DJ mga kasombreros, pero nakita na natin na kapag may buting puso ang tao, kahit na sa ating mga ordinaryong tao mga kasombreros, ay pinagpapala talaga ni Lord. So pakinggan natin mga kasombreros ha, let's enjoy this these interviews mga kasombreros ng Kath din. Yeah, I think it was a long overdue project and right now we're here talking about the film. Yeah, I think we have grown together with our characters from yes. Like personally, like Alden and Kath individually, and Joy and Ethan. We have grown the same at the same level that they have grown as well in the story. And I think the pandemic really taught us a lot of things, mm-hmm. like how to value life, how to, you know, live your life as if it's your last every day because of the things that's happening around the world. It's very uncertain and you don't know what's going to happen the next day. So I think the journey that we had personally while waiting for the sequel helped us a lot with the, how we took care of our characters for this project. Well, they should watch this because one, this will educate them how Filipinos are. It shows a lot of Filipino values. You have to watch this because it talks about life, it talks about love, it talks about second chances and many more things. Why would they watch it? All of us are looking for that so-called word home. And by watching this film, I hope we can give you that answer. I got to watch it and it's so good. How was it? Did you like it? I loved it. Great. Thank you so much. Appreciate it. How do you feel jumping back into the role 5 years later? Well, it wasn't easy, of course. But then our director there, Kathy Garcia Sampana, really helped us throughout all this. Too bad she's not here to join us. But yeah, she guided us from day one up until the end of the movie. The Filipino and non-Filipino fans are just all there showing their support. And we truly appreciate all the support we've been getting is really overwhelming and we're just really, really happy to be here. It's so refreshing to see a Filipino story. How important is it for the whole world to see? Of course, it's very important because this is us representing our culture. It's us representing our fellow Filipinos and we're just very happy because finally they gave us the chance or the opportunity to showcase what we got this time, not just in the Philippines but all over the world. So hopefully this will open more doors for, you know, more Filipino films internationally. I mean, we're just really happy that, you know, Filipino project such as this, such as Hello Love Again, is being able to get recognized internationally, and we're just very proud and very grateful with all the support we've been getting. So thank you guys so much. How was it stepping back into the role 5 years later? It was challenging, but it was a journey that I learned a lot also personally. It was never an easy task, you know, to do a sequel for a film. You know, you'll never know what's going to happen. You'll never know how the people would react to it. But, you know, being able to bring Ethan back to life after 5 years, a lot has changed. You know, he matured a lot. He has different sets of standards when it comes to making choices. And at the same time, you know, he has a lot of life-changing decisions that has happened. So I'm just really thankful to the people behind Hello Love Again for, you know, giving me the opportunity again to portray Ethan. And of course to our director Kathy, thank you for all the help, because and Kath as well, because they were the ones who was very essential during the journey that I have with the role. I felt like in a way it was relatable because it was written around the pandemic, and then 5 years later they rekindled. Yeah. So how are you able to relate to Ethan? What all of us have in common is we all went through the pandemic and we've learned a lot, we've grown a lot, and with the characters of Joy and Ethan, you know, they they were together for the last part of the first film, and then eventually Joy had to leave for Canada. You know, I think in reality there are certain things that happens in your life that then that's bound to happen for you to learn from it, and I think the reason why the characters matured a lot is because of all the things that they have experienced, you know, the circumstances, the hardships
And of course, but I think at the end of the day, it's the love for one another that remains and that keeps the bond strong. Still love me. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay ito po yung wrap-up topic ng ating step number 4. Actually, the last step, mga kasombreros, kung paano nga ba maiwasan at tanggalin ang inggit sa ating mga puso, mga kasombreros. Yung step number 4 nga natin is trust God when life seems unfair. So yung limang facts, limang katotohanan, mga kasombreros, recap lang po natin. Na dapat nating tandaan na kapag nagsimula ka ng mag-isip ng naiinggit ka, nafe-feel mo naiinggit ka, parati mong tatandaan ang limang katotohanan ng ito. Number one, everything I have, everything you have is an undeserved gift from God. So hindi natin deserving na regalo mula sa Diyos. Lahat ng meron ka, yung skill mo, talino, ability, talent, mga kasombreros, anumang material things at immaterial things. Let's say you have patience, you have love, you have care, you have concern, you have understanding, you have humility, you have faithfulness, you have gentleness, you have a sympathetic heart, mga kasombreros, an empathetic heart, ay mga gifts yan, mga kasombreros, sa Panginoon, undeserving gifts. Number two na fact, mga kasombreros, is I don't know or we don't know what God knows and I can't see what God sees, so we should trust Him. Number three, life on earth is unfair because of sin, not because of God. Number four, God sent Jesus to save us from the judgment day when He will balance the books, right all wrongs, and administer justice. Number five, it was not fair for Jesus to die in my place for my sins, but He did. So, ganun mga kasombreros, ang parati nating tatandaan, no? Limang facts. And bilang wrap-up, mga kasombreros, sabasahin po natin itong mapapagbulay-bulayan natin itong parable sa Matthew chapter 20, mga kasombreros, nung nagkwento si Jesus Christ about the story sa isang landowner na nag-hire ng maraming tao, no, para sa magtrabaho sa kanyang bukirin or sa kanyang area, mga kasombreros. And ang unusual thing, yung pamamaraan niya ng pag-hire mga kasombreros ng mga tao ay sa iba't ibang oras. Let's say sa isang araw, nag-hire siya ng sa umaga, nag-hire din siya sa tanghali, nag-hire din siya sa hapon. Tapos pare-pareho ng sahod. And sabi niya dito, at the end of the day, the landowner unexpectedly paid all of them the same amount for their work. So the same amount, mga kasombreros, let's say 500 pesos yung binigay, 20 na hired men. Pero iba-ibang oras sila, mga kasombreros, siguro yung isa alas 8, tapos yung isa alas 10, yung isa alas 12, yung isa alas 3 ng hapon, yung isa alas 5. Pero pare-pareho sila ng 500 pesos. So di ba? Para kang magrereklamo kung ikaw ay alas 8 pa lang ng umaga, dun ka na sa initan, dun ka na sa bukirin, mga sombreros, para magtrabaho. Pero sabi niya dito, obviously, this didn't bother the last minute hires, but the men who had worked all day complained loudly that the landowner was being unfair. Okay? Nagreklamo siyempre yung pinakaunang hinar, mga kasombreros, no? Kahit nasa normal nating mundo ngayon, normal na takbo ng buhay, talagang magreklamo ka, bakit mo ano, bakit pare-pareho kami ng sahod? Siya, alas 3, 2 oras lang yung tinrabaho. Yung isa, 1 oras lang. Tapos kami dito, 8 oras, 7 oras, tapos pare-pareho lang ng sahod. And sabi niya dito, no, this is very unusual. Kumbaga pa wisdom na binigay ng Diyos sa atin. Sabi niya dito, kasi sabi nila unfair eh. Unfair ka na landowner kasi bakit mo binigyan kami ng the same na sahod tapos yung iba parang lugi, parang hindi patas. So sabi niya dito, they said this was Matthew chapter 20, mga kasombreros, these last workers put in the only one easy hour, isang oras lamang silang trabaho, and you just made them equal to us, who slaved all day under a scorching sun. So, ang grabing init, no? Nakakapaso. So, nagreklamo syempre kasi buong araw silang trabaho, pero pare-pareho lang sila ng sahod. And sabi dito ni Pastor Rick Warren, I love the landowner's reply. Friend, sabi niya, I didn't cheat you. Sabi ng landowner, hindi ko kayo dinaya. Okay? I paid you exactly what we agreed on. Take your money now and go. What business is it of yours if I want to pay them the same that I paid you?
Don't I have the right to do what I want with my own money? Why should you be jealous if I want to be generous? So sabi dito, no, gustong-gusto ko yung reply ng landowner kasi ibigay, kunin mo kung anong binigay ko sa'yo and then you go away. In other words, mga sombreros, ay sasabi lang ni Lord dito na stop resenting. Huwag tayong magreklamo. Yung grace, yung grasya, yung biyaya ng Diyos sa ibang tao, ay worthy yun sila. Deserving nila na magkaroon ng ganun, mga sombreros. So, ang sa atin lang na part, no, bilang mga tao, be grateful for what you've got, okay? Parating magpasalamat, mga kasambaros, kung anong meron tayo sa Diyos. Kasi kapag nagselos tayo, no, kapag sabi natin unfair ang buhay, unfair si Lord, ay doon na tayo magkakaroon ng resentment. Magkakaroon na tayo ng puot, ng galit, ng kumagapa ng jealousy, mga kasambaros, or ng inggit or envy in general. Kasi nga, nandun na sa isipan natin. So, we have to be grateful, okay? Magpasalamat, ang puso ng mapasalamatin ay biyaya sa Diyos. Be grateful for what you've got and move on with your life now. That advice will keep you from getting caught in the envy trap and being detoured from the path God has laid out for you. So ganun, mga sombreros, always remember na kung anong meron tayo, gift yun ng Panginoon. Kung anong meron tayo, because He knows, na syempre depende yun sa ating faith and work, mga sombreros, sa Kanya. And then kung nakita natin na nga, no, ating mga points, mga sombreros, sa envy trap na ito, paano maiwasan ang inggit na be grateful for who you are and whatever you have. And then kailangan magpasalamat tayo, no, celebrate God's goodness, sabi nga dun sa point or step number 2 natin. Celebrate God's goodness to others. Kung naging mabuti ang Diyos sa ibang tao, kumbaga pa, huwag tayo magkaroon ng crab mentality na magpapag-iisip, mga kasambaros, because yung wrong mindset, wrong believing, wrong thinking will lead us to a wrong way of living or pamumuhay. Kung ano yung nilalagay natin sa isipan natin, nako, yun din yung magiging actions natin. And there are consequences and there are, kumbaga, rewards, mga kasambaros, yung opposite ng consequences. Alright, so that's it for the meantime, mga sombreros. Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, and sweet name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga sombreros. Paalam po. I love you.